Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to our show, Heartbeat Live. I'm your host, Ray Orosa. We'll be together the halos isang oras po. Pag-usapan natin ang mga maraming bagay na bumubulusok dito sa ating bayan. Ito, medyo matagal nang bumubulusok ito. Kanya lang, hindi pa natin malaman kung saan mapupunta. Kaliwa, kanan o gitna. At ang inanyayahan namin pong panauhin sa gabi ito para madinig naman ninyo some informed comments and thoughts about this issue that we are talking about. Ay, wala na pong iba kung hindi si Secretary Roilo Golez, former National Security Advisor ito, dating representative from Paranaque City, at saka dati po itong boksingero. Nag-middleweight champion ka, di ba? Lightweight. Or lightweight champion. So West Point? Napolis, Navy ka nga pala, no? So, nandito siya ngayon para mapag-usapan uli natin. Ano naman kalagayan dyan sa West Philippine Sea? Ano ba nangyayari dyan? Marami tayo nagbabasa sa dyaryo, nandun ang fleet ng Amerika, nandun ang China, na nag-object, etc., etc. Pero lalo mang putuhan nangyayari. So, how do you assess that situation, Kong? Well, una-una, maraming salamat sa iyong pag-anyayaw ni Tito Ray. You've been a good friend. We go back a long, long way. And now we're tackling this. So, pag pinag-usapan ito, hindi lang West Philippine Sea, we have to look at the bigger picture now, no? In other words, hindi lang karagatan ang ating hinahanap dito. Oo, ito yung South China Sea na. Ang West Philippine Sea is part of the South China Sea. Pero hindi lang South China Sea, kundi yung buong Asia-Pacific and even Indo-Pacific area hanggang Indian Ocean ang laro ngayon. Pati yung East China Sea. Oh, yeah. Pati yung East China Sea hanggang kaya sabi yung Asia-Pacific. Oh. Kagagaling ko lang ng Japan. Ako'y inimbita ng Japanese government. Binigyan lang ako ng briefing ng Ministry of Foreign Affairs at kanilang Ministry of Defense at yung cabinet office nila about what's happening in the East China Sea at ano ang pananaw nila sa South China Sea situation. Kaya itong sitwasyon ito, hindi lang tayo ang player dito. Noong July 12 last year, nanalo tayo sa arbitral tribunal laban sa China. Ang sabi ng tribunal, illegal yung kanilang 9-dash line, no? Yung sinasakop nila yung buong South China Sea at tinuturing na nanalo tayo. Pero ngayon, maraming mga developments. Yung Japan is starting to assert itself, including the South China Sea. Nakita mo si Prime Minister Abe umikot ng una sa atin, tapos nagpunta ng Indonesia, nagpunta ng Australia, tapos nagpunta ng Vietnam. Kaya kitang-kita yung laro ng Japan, no? Kinoconsolidate yung mga pwersa na pwedeng pangontra sa China kasi, at punta sa US. Kasi doon medyo ipit sila, no? Sa pababa doon, nandito ang Japan, ang South China Sea, nandito nag-uumpisa. So, medyo naiipit sila because of the developments there of the Chinese. Ang ginagawa ng Japan is trying to counter. Kasi ang China, nagpadala pa ng kanilang bagong luma. Kasi yung aircraft carrier Liaoning, no? They renovated it. It's relatively modern, although it's an old hull. Ginawa ng mga 1980s yan. By the Russians? By the Russian, pero originally Ukraine yan. Right. Pumasok na ng Bashi Channel between Taiwan and the Philippines. Pumasok ng Miyako Strait. Papunta sa Japan, dumaan sa Taiwan, dumaan sa Japan, nagpapakita ng bandera showing its flag in a threatening way. It's very simple, no? So, kumukontra ang Japan dito. So, Japan is initiating an alliance of sorts, no?
ay bigot siya. And then remember, Prime Minister Abe is one of the first to visit officially President Trump. So andun din yung alliance in Japan saka ng USA, lalong binubuhay. Even before Trump was inaugurated, nagpadala rin ang emissary si President Trump doon sa Japan. Si Prime Minister Abe nagpunta sa Trump Tower yung kanyang emissary doon para rin mapalakas yung makapag-usap niya agad. So, it's getting very complicated. Marami mga big players. India. India is an Indian Ocean power. Pero sabi nila, they're going to make their presence felt in the South China Sea, even up to the East China Sea. Ang dahilan dyan is because they're also, they don't want China to be too assertive. Tapos, meron silang economic alliance with Vietnam because of oil. Gusto nilang magkaroon ng oil development doon. Kaya nagpapadala rin sila ng mga vapor dito sa South China Sea. In fact, they're training Vietnam in the use of their new kilo-class submarines. Meron 6 na kilo-class submarines ang Vietnam na binili sa Russia. And may kilo-class submarine din ang India. Tinitrain nila ang Vietnamese Navy. And also the Vietnamese Air Force sa paggamit ng SU Sukhoi 27 at saka Sukhoi 30. Dahil meron din ang India. May plano yun. Oo, mayroon plano naman. So, how do you then interpret and how would you, if you have to project a little bit, with all of this, then we now have the reports that some American vessels are in the South China Sea. That's right. Andiyan na ang aircraft carrier nila, no? Na it's a very powerful aircraft carrier, Nimitz class. Nimitz class, yeah. Yes. Pero nakakapagtaka. Tahimik. No. Itong aircraft carrier ito ay hindi sa 7th Fleet, sa 3rd Fleet yan. Ang 3rd Fleet is the American, the U.S. fleet whose jurisdiction is from the West Coast, naka-base sa San Diego to, hanggang sa international dateline that's between Guam and Hawaii. Pero pumasok. So, nakikita, nagre-realign ang Amerika eh. So, ginagawa, kinukombine, siguro, walang masyadong action umunta sa may West Coast area nila. Wala sa katapat doon eh. So, pinadala nila ito to combine with the 7th Fleet. Kaya bali dalawa ang carrier battle groups na nag-ooperate dito sa area na to because of the combined operation, the 3rd Fleet at saka yung 7th Fleet. Okay, but let me ask you a question. Then, in terms of the Philippines, how we have been reacting to all of this, and other than saying that we cannot afford a war with China, Yun yung sinasabi ko parante. Sabi ko, hindi naman gera ang pinag-uusapan dito. When we are going to assert our right under UNCLOS as ratified by the arbitral tribunal saying na tama ang claim natin, mali ang claim ng China, hindi naman porque na-assert natin, magkakagera. Kasi iba, masyado nila sinisimplify. Hindi porque na tayo, let's say tayong dalawa, meron tayong pinag-uusapan, kakatalo tayo about a certain issue. Hindi ibig sabihin magsusuntukan tayo. We will debate, we will quarrel, we will go to court. But we're not going to fight each other physically. Ganun din yung dito. Kasi ang iba, parang ginagamit nilang panakot. Di natin kayang China, di natin kayang gerahin yan. We're talking of rule of law dito. Sa rule of law, patas ang ginagamit natin and we won. May nang question nga dito eh, yung bang panalo natin dyan sa UNCLOS, should we be very, lackadaisical about it? Should we treat it as though it were nothing? Anong dapat na tingin mong paningin natin dito? And now that we won, so what? What shall we do? We've heard statements said, I will not touch that until the end of my term. Ganito yun, ito yung pananaw ko dyan. Nakikita ko rin yung strategy ng administration na yun. And I feel it's good economically. Kasi siyempre, hindi mo pwedeng... Pag nagkagulo dyan, it's harmful to us. We cannot disengage from China. No? Kasi nung karang administration, parang hindi na tayo nag-usap. So sayang yung mga the economic relationship.
Siyempre, malaking benefit din yan. And the president was able to prove that by getting a $24 billion package. However, pumasok na ba yun? Pumasok na. Unti-unti. Meron mga project. Darating yata sana dapat yung commerce sa minister nila pero hindi natuloy. Bago ng isip. Pero pinartan yata siya yun ang sinabi nila. Kaya hindi natuloy dito. Anyway, ang magandang gamiting model natin dyan, yung Vietnam. Vietnam had a shooting war with China in 1979. Nagkaroon sila ng shooting war din, yung encounter at sea, noong 1988. And prior to that, for 1,000 years, marati silang nagagigera. But Vietnam has managed to continue to maintain a diplomatic relationship. Yung trade nila, tuloy. Commercial relationship, tuloy. Pero assertive pa rin ang Vietnam. Pinapalaki yung kanilang military. Kapabibili lang nila ng 6 na kilo-class submarine. No? Top of the line, yung kilo-class submarine yan. Marami silang mga Russian fighter jets. They have a very strong army also. Divisis nila yung pagpasok ng oil rig. I think 2 years ago, nagpasok ng oil rig ang China sa loob ng inclusive canabis. So, nagkagulo talaga ron. Nagpanggaan yung mga bakur doon. Pero tuloy ang kanilang economic relationship at saka kanilang diplomatic relationship. I think we should study Vietnam in how they handle this, how to maintain a good diplomatic relationship, but at the same time asserting our position as far as the West Philippine Sea is concerned, as far as the Kalahin Island Group is concerned, Scarborough, Siprit, our exclusive economic zone, and the victory that we have won in the arbitral tribunal. Ang madalas na sinasabi ng ibang tao na pinag-aaral at issue nito, ito ay talagang a conflict that cannot have a peaceful resolution, or rather a resolution favorable to the Philippines. For the simple reason na napakalakit ito yung isa, napakaliit natin. Totoo yan. No? So, it makes negotiation very difficult. May problema dyan na kung ano, magbigay ka dyan ng 1 kusing, ang hihingi naman sa'yo ay napakalaki. So, the question here is, how do you then deploy in terms of determining kung ano ang mga prioridad natin when we deal with them? Ang isa sa pinakamalaki dito ay sa akin, at sa akin tingin lang naman ito, yung problema ng drogas. And for all of the trouble that the president is undergoing fighting the drug war, we have not seen anything of concrete value na tinutulungan tayo ng China sapagkat ang pinanggagalingan ng karamihan ng raw materials ng drugs natin, more than 90%, ay galing sa China. No, so, to tell us, hindi yan lang mga rogue generals lang yan sa coastal regions. O, hindi kung mga rogue generals na dyan, itigilin ninyo. In other words, ang epekto sa ating mga mamamayan, sa ating bansa, ng salamuhong drugs na yan, ay napakalaki. Hindi natin pwede pabayaan na ganyan lang yan. At dito natin masusubukan, tingin ko lang naman, no? Kung mabuting kaibigan sila, makikita natin yung pagtulong nila. Pero wala tayong nababasa, wala tayong natutuklasan na tulong na binigay ng China. Minamaliit nila yun. At syempre, sa kanila siguro parang maliit. Ito, somebody once studied that and said, pag talaga tinigil nila yung drug trade sa China with us in the rest of the world, 300,000 Chinese will be out of jobs. So dito yun sa akin, where is the sincerity in the relationship? Kanya lang, bago ka sa pagod, ay nako, ilang paalala, we'll be right back.